Ito nga pala guys, nakita natin yung si Kuya na ano po, kutsero. Kutsero, no? Kutsero? Si Kuya Luis na kutsero po ng kabaya dito sa may Luneta Park, no? Marami dito sa... Intramuros. Ah, Intramuros guys, kasi Luneta nga pala doon. So, ilang taong ka na Kuya naging kutsero na ano? 2003 pa. 2003, until now Kuya. Kamusta naman ang ano, ang pag-ano? Medyo may sakay-sakay naman. Meron naman. Eh, kamusta nung ano, mga nakadaang ano, pandemic? Wala. Lockdown. Mahirapan lockdown. Pero ngayon, at least nakakabawi-bawi tayo. Anong pangalan kaya? Luisito Lopez. Alright guys, so shoutout nga pala guys kay Kuya Luisito Lopez. Pag pumasok kayo dito guys sa Intramuros, hanapin nyo lang yung mga kalesa. Yung kalesa niya. Meron din sidecar dyan, nagtutur yan. Ayan guys, may mga nagsasidecar din na nagtutur. Ang itapintend nyo ay, ano to, don't promote nyo yan o. So ayan guys, so ano lang, hanapin nyo lang po sila na nagkakalesa. Marami kayo dito kuya, mailang kayo? 20. Mga 20. Ayun guys, sabi ni Kuya, ito yung mga papasyalan nyo dito guys. So, ayan. Iba-iba ang mga ano guys, iba-iba yung mga tourist attraction na meron dito guys sa Manila guys. Museum, Port Santiago, lahat-lahat na guys. Isang ikot na yung Kuya, no? Tapos aantayin mo na lang sila. Ayan guys, ang rate. May mapa din si Kuya, oh. So guys, kayo nang bahala dyan guys na ano, na sumakay sa kalesa ni Kuya. Kaway kayo rito sa ano, Intramuros. Yeah. Masarap dito. Okay, yeah. Okay. Nice. Okay, so naka-interview pa tayo nung ano ni Manong Kutsero, yung nagkakalesa. So sabi nila guys, napakalawak daw talaga ng Intramuros. Almost ilang hektare yata yung binanggit nung isa nung kausap ko, hindi ko na na-videohan eh. Pero okay naman guys kasi napakalawak pala nito. So ang entrance talaga dito sa dadaanan natin guys. So dito po yung entrance, doon. So doon yung entrance guys. So tingnan natin guys kung maaano tayo. Ito ano natin to. Yan guys, ito na guys oh. Intramuros. So papasok tayo dyan guys at tingnan natin kung ano nga bang meron dito sa loob. So actually guys, this is my first time na papasok sa Intramuros. So see you guys, kita kits. It's my life. Guys, so gagalahin po natin ang loob ng Intramuros guys. Dahil ano lang tayo, poor lang tayo, hindi tayo mayaman. Hindi natin kayang kalesa, dito tayo sa pedicab guys. So kalahating oras yung sakay ko dito. Nakontrata ko lang si Kuya. Kuya, kaway-kaway ka muna. Ano pangalan mo Kuya? Vincent. So sasakay tayo sa pedicab ni Kuya Vincent. Tara guys. Dapat meron din dito ko yung ano, no, karera ng pedicab, no? So yun guys, so, nagpedicab po tayo ngayon guys. Sabi nga kasi ni Kuya, kung lalakarin ko to, ilang hektare pa to Kuya? Kasi 64 hectares to lahat na guys. Kung lalakarin ko to, hindi to kaya ng ano, ng isang oras o ano pa man. Basta pedicab tayo. Alright, see you guys. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold shape. So ito yung building sa kaliwa natin, ito yung dating sa kaliwa. Biaterio de la Compañía de Jesus. Dati yung kumbento, ngayon bagong bayan, Light and Sound Museum. So saan pwede mapanood yung buhay ni Dr. Cesar Cruz Stage Play. Then itong ruin sa kaliwa, ito yung dating PMA o Philippine Military Academy. Itong ruin. Yes, 4 years sila din sa Intramuros bago yung lumipat ng Baguio City. Ang pangalan niya dati Quartel de Santa Lucia o mas kilala sa tawag na PC Barracks o Philippine Constabulary Barracks. Ay, tang-tang to. Ay, tang. Actually guys, no, magaling mag-explain si Kuya. Kabisado niya yung mga lugar dito guys. Nice. Okay, so ayun. Magaling si Kuya mag-explain. Kuhang-kuhan niya yung mga, ano, yung mga lugar dito. Pati yung salita niya parang Latin eh. No? May pagka-Espanyol eh. Parang siguro kasama to na kami ng katipunan ng araw. Magaling. Baka meron pa siyang ipapaliwanag na ano na lugar dito. Pakinggan natin yung kanyang sasabihin mamaya. Kasi syempre, tayo, bago lang tayo dito eh. Kaya dito masyado to. Kailangan magtanong tayo dun sa mga ang tawag dyan. Yung mga taga rito talaga. Yan, mga tour guide natin. May pedicab ka na, may tour guide ka. Kompleto detalye dito guys, complete package na. So, ayan.
Kung ayaw mo na ano, ng kalesa kasi mahal, dito ka sa pedicab. Kung gusto mo na mahal ng ano naman, ng mga medyo ma-experience mo yung kabayo, so mag-kalesa ka. Ayun, no? Kalesa. Yun. Yun ang kalesa natin. 1,000 pa. Oh, yun, kalesa. So, kaya nyo na yan. Sa kaliwa natin, sir. Ito. Ito sa kaliwa. Ito yung dating Agustinian Provincial House. Diyan nakatira yung mga taong naninilbihan sa simba ng San Agustin. Nasira yun ang earthquake. Itinayo dyan ng Adamson University. Ah, yan ang banda. Yes. Last week, sira yun ng World War II. I-rebuild lang yung building kaya ng pangalan. ECG building. Ah, ano? Nasi-rebuild na siya, no? Pag-aari na kasi ni Eduardo Huangco Jr. Tinan mo guys, kabisadong kabisado yung mga ano. Yan. Itong ano kuya, nasa kanan, ano to? Ito na po yung San Agustin. Bali pupunta lang po tayo sa araw ko para makapasok ko yung ah, itong ano, San Agustin. Magkana entrance dyan, pre? Walang entrance dyan, boss. So, papasok po tayo ng San Agustin. Ano yung simbahan yan, pre? No? Yes. San Agustin is the oldest church in the Philippines. Ah, San Agustin Church. So, pupunta tayo dyan sa loob ng San Agustin Church. Siya pala yung pinakamatandang simbahan dito sa Pilipinas. So, ngayon ko lang din nalalaman yan, guys, kung ano. Wala ako nababasang ganyan sa libro natin kasi syempre, tama din ako magbasa ng araw. Wala akong ginawa kundi manguha ng bayabas nung elementary ako. Alright. Guys, so bali nagkaroon pa tayo ng instant tour guide, guys. Si Kuya na nagpe-pedicab. Yan. Si Bro. Ano ang pangalan ulit, Bro? Vincent. Ayan, si Bro. Si parang Vincent. Ganun natin, guys. Ito na, guys, oh. So, andito na po tayo sa simbahan ng... Ah, simbahan ng ano ito, pre? San Agustin. San Agustin. Ito, guys. San Agustin Church. Isa sa pinakamatandang simbahan ito sa Pilipinas. Nakapasok pa dyan, pre? Nakapasok. Pre. Kaya so, yung San Agustin natin, Church, ito lang yung natirang building pagkatapos ng World War II noong 1945. Totally destroyed kasi ang buong Intramuros. Ito lang pala. Nag-iisa na sila. Ito, itong harap na to. Ito. So, ibig sabihin, ito yung pinaka-original na ano na building talaga? Mostly original pa, yes. 80% kasi ng buong Intramuros total destroyed ng World War II. Kaya pala. Kaya ngayon, reconstructed niya. Reconstructed na. Lupit, no? Pwede ngayon ako nakapasok dito eh. So, guys, papasok na po tayo sa simbahan ng San Agustin. So, pwede po tayo manalangin at ayan, guys. So, parang tumataas na po yung balahibo ko, guys. Pasok pa lang dito. Ayan, guys. Si Madam, nagbabantay. Hello, Madam. Kailangan po tayo magbigay ng peace offering. So, pasok po tayo. Mga silbi sa simbahan noon. Sila yung mga taong nagsilbi sa simbahan. Ay, mga nandyan. Ingat. Guys, so bali, kung nakikita niyo yung mga RIP na yan, mga lapida, guys, yan. So, yun yung mga nagsilbi dati so dito sa simbahan. Yung mga nandyan, yung mga abo na lang nila. Nandun yan, guys. Parami yan. Guys, kung nakikita nyo guys yung kisame natin dito, guys, hindi yan guys ukit, ha, paintings yan, guys. Kung titingnan nyo guys, para siyang inukit, pero paintings lang yan, guys. Dito lang yan sa simbahan ng San Agustin sa Intramuros. So ayan, guys. Okay, guys, so pupunta po tayo dun sa miunahan para makita po natin yung puntod ni Miguel Lopez de Legazpi. Siya po kasi talaga mismo yung nag-found ng dito na sa simbahan ng Manila. So, papasyalan po natin. Parang ano na, historical, guys, no? At hindi, guys, kasi marami tayong ano, natututunan dito, guys. Agad na tayo, pero tuloy-tuloy pa rin yung lakad natin. So, ito po yung pinaka-altar, guys. Napakaganda, guys. Ayan. Alin, kuya? Ayun, no? Ayun sa loob. Bali yung bawal niyo, na siyang pasukin, no? Hindi siya loob ngayon, eh. Pero loob dyan minsan. Minsan. So, guys, kung nakikita nyo, guys, yung punto dun sa loob, guys, ayun. Inampuntod, guys, ni Miguel Lopez de Legazpi. Miguel Lopez de Legazpi. Yun. Kukuha na natin ng magandang video, guys. Sandali. Ayan, guys, yung nakikita nyo, guys, sa loob, yan yung puntod, guys, ni
Miguel Lopez de Legazpi, which is naging founder ng simbahan dito sa Manila. Tama, no? Siya yung founder ng Manila. Ah, siya mismo yung founder ng Manila. Ah, guys, mali pala, correction. Siya pala mismo yung founder ng Manila. Miguel Lopez de Legazpi. Ayun. Ayan, guys. Nasa loob yung puntod niya, guys. Dati raw, guys, ino-open yan. Pero ngayon, medyo sarado. Hindi natin makikita. So, ayan. So, dito guys, yung ano, pinaka-oldest na restaurant dito sa Manila. Casa de Barbaras. Barbaras, guys. So, until now, guys, nagpa-function pa rin yan. Habang kumakain kayo dyan sa taas, makakapanood kayo ng mga ganyan, guys, mga Philippine folk dance. Magaling si Kuya mag-tour, guys. So, sana makita nyo rin siya, si Paring Vincent, pagka nagpa-share kayo dito kasi marami kayo matututunan, guys. So, susunod lang po tayo sa kanya. Ayun. Ito na yung Paso Manila. Paso Manila? Casa, ito. Ah, Casa Manila. Ah. Ito na guys yung Casa Manila na tinatawag. So, ayan guys. So, ayan. Isipin nyo na lang guys nung nabuhay kayo nung unang panahon guys. So, ma-experience sana ng ganito. Pero kahit hindi tayo nabuhay noon, at least nakikita natin yung tira-tira na nakalipas. So, at least, ah, diba? Nakaka-relate tayo sa history ng Pilipinas. Kahit pa paano. So sa yung Third Floor Museum yan, may kita sa loob yan mga sinaunang kadamitan sa bahay sa Pilipinas. Uh-huh. So usually kung may bahay guys sa probinsya, tapos sinauna yung bahay yung meron pa ng gamit na gamit. Ay mga plancha na luma, mga gano'n, no? Parador, lampa, lampa. Then dito rin may underground sila. Ah, sila rin? Yes. Nare-rent yan for if you want, gusto mo ng wedding underground. Ah, dito sa underground may reception, may ano? Yes. Oh guys, so dito rin pala guys sa underground nito. Meron pala itong underground dito na pwedeng i-renta kung halimbawa gusto mo magpa underground wedding mga ganon. So nice, no? Nice to know, ha, di ba? So ngayon lang po ako na nakapunta rito sa ano, sa casa. Nice. So ayan, may entrance guys kasi yung second floor doon yan, ano, museum. Ay, entrance yan, papunta sa ilalim. Ay, yung entrance papunta sa ilalim. Yung guys, entrance yan, papunta sa ilalim. Then nandito rin underground bang wedding. So mga mahilig mag-bike, may bambike ka dito. Made of bamboo. Ah, gawa sa kawayan to? Oo, made of bamboo yung bambike. Oh, bambike. Okay, so kung yung mga mahilig mag-bike guys, parang ano yan, parang Dan, kasi mahilig ka mag-bike. Subukan mo yung bike na gawa dito sa ano, dito sa may Tramuros na gawa sa kawayan. Bambike ang tawag nila dito guys. Nice. Okay, so susunod lang tayo sa kanya kasi siya yung tour guide natin, hindi natin kabisado rito. There's a lot of things that I need to know here in Manila. So, ikot-ikot lang tayo guys. Wait guys, kahit pinapawis lang tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kasi nga, siyempre, misa lang tayo gumala. Lose-lose yun natin. Actually guys, nirentahan ko si Kuya 30 minutes lang. Kaya siguro, matatapos na rin yung oras namin mamaya. At mamaya, magkagala na rin ako mag-isa. So, napaswerte ko guys kasi nagkaroon ako ng kasama rito na si Paring Vincent. Galing, galing mag-explain. May pedicab ka na. May tour guide ka. Lupit. So, what's up guys? So, dito naman tayo guys sa Plazuela. Ayan. So, sundan na naman natin si Kuya kasi siya yung mag-explain para sa atin kasi hindi pa alam ang explanation dito. So, ano meron dito, Kuya? So, dito sa Plazuela, andito yung memory o yung pag-alala para sa mga nasabi ng Battle of Manila. Ayan, noong 1945 na umabot sa approximately 100,000 unnamed victims. 100,000 unknown victims sa Battle of Manila. 1945, no? Sa loob doon ay isang buwan yung 100,000 unknown victims. From February 3 to March 3 lang yan. Noong 1945. Look at, no? Then itong statue na ito, meron din yung time capsule din yan. Sa likod niyan, meron yung nakaukit na time capsule. Ah, ito? Plazuela, no? Plazuela. Guys, Plazuela pala ito guys. First time ko nakita. So ito yung time capsule to be open on February 18, 2045. Anaki naman yan, no? Time capsule yan, pre, no? Yung hindi namin alam kung ano sinabi. Guys, so, kung nakikita nyo guys, no? Sa likod ng ano ng Plazuela, yung ribulto dito, meron tinatawag na time capsule. So, to be opened on February 18, 2045. So, bubuksan dapat, bubuksan siya sa 2045. Sana abutan natin kung ano naman ito. Kung ano naman ito. So, dapat mag-update tayo dito. Pero matagal pa ito, 2045 pa. It's been 20 years pa. Oh, yun. 22 years pa. Kasi 2023 ngayon. Matagal-tagal pa yun, time capsule na yun guys. Try na rin yun guys, Plazuela.
So, andito na tayo guys sa Manila Cathedral. So, papasok tayo dyan mamaya. Makakapasok pa dyan, pre? Makakapasok pa. So, papasok tayo dyan mamaya guys sa Manila Cathedral. Guys, yung nakikita nyo yung kulay puti na building na yan sa kanan guys. Yan ang Ayon Camiento de Manila. Kauna-una ang city hall yan guys dito sa Manila. Pre! Salamat! So, ayan guys, si Paring Vincent, umalis na. At dito na po tayo guys sa Manila Cathedral. Ayon Camiento de Manila. Kauna-una ang city hall guys. Hindi ko masyado mani yung Spanish word eh. Mahirap banggitin pero at least alam natin. So, eto na guys ang Manila Cathedral guys. Ayan guys, oh, sa likod ko guys, makikita nyo Manila Cathedral. So, kuha tayo ng magandang videos para dyan. Lupit ng gala natin guys, no? Busog yung mata natin dito. At mamaya, papasok tayo ng Port Santiago. So, ito guys, Manila Cathedral. Papasok ako para mag-pray ng mga, alam nyo na, yung mga pangarap ko sa life. Sana, ang pray ko din, mamonetize na po yung aking YouTube channel. So guys, so kita-kits guys mamaya sa Port Santiago. So bali, papasok na po tayo dito sa may Port Santiago guys, dito pa rin sa Intramuros. So bali, yung regular ticket price dito is 75 pesos. Ayan guys, regular. So ayan guys, subukan natin pumasok kayo sa loob. Hanggang ilalim, pasukin natin. Sunsok na yung paa. Ito na yung ticket natin guys. Kaway-kaway tayo dyan guys. Yan. Damay sila. Yan o, Guardia Civil. Okay, so subukan natin. Ha? Okay na. Yo guys, tinatakan na po. Pasok tayo dito. Subukan natin. Ano kaya meron dito guys sa loob? Hindi ko alam kung meron dito guys eh, hindi ko rin kabisado, kaya tunan natin. Actually guys, this is my first time na pumasyal dito sa loob ng Port Santiago. Wala akong ticket, 75. Hanggang saan nakaabot ang 75 pesos mo. Ayan, tumakan natin. So ito guys oh. Saan nakaabot guys ang 75 pesos mo? Saan pa? Hindi sa Intramuros guys. Hindi, dito pala guys, sa Port Santiago. Tignan natin, anong meron? Anong meron guys? So, Information Center. Hindi ko alam kung anong pasyalo dito guys eh. Hindi ka kabisado eh. So, Info Center dito. Our Guadalupe of Chapel this way. Hindi ko kabisado talaga guys kung saan ako papasok dito. Pero tignan natin kung saan tayo dahil tayo ng mga paa natin. Tapos may magaling kumanta dito guys. Lupit guys, kumanta. Ikot lang tayo guys, hindi ko makabisado guys kung ano meron dito sa Intramuros eh. Kaya paulit-ulit na ako eh, no? Hindi ko makabisado eh. So okay, so may nakasulat guys, remains ng World War II. So ayan. So yung mga antik na bala ng mga missiles noong panahon ng World War. Ayan, dito pa guys. Mga empty shell. Right. I don't know. Okay na naman guys dito sa Intramuros. Makikita nyo guys dito yung mga guho.
nung parang mga guho na, nagugumuho na sila nung panahon ng war. Ito mo ang loob ng Port Santiago, guys. Pawis na pawis na ako, guys, sa kagagala. Well, anyway, okay lang yan. Tuloy-tuloy tayo, guys. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga pako sa paggala dito, pero kasi first time eh. Subukan natin. Anong meron? Alright. So, ayun. Ayun, guys, dun tayo pupunta, oh. Anong meron dun? Tingnan natin. Ang daming tao, eh. So, tara. Guys, so, bali, papasok na po tayo dito sa loob. Tingnan natin kung ano meron dito, guys, kasi dyan sila nang gagaling, eh. Anong meron dito? Sana abot ang 75 pesos mo. So, tingnan natin. So, dahil sa mahabang paglalakbay natin, so papasok na po tayo dito sa loob. Tingnan natin, guys, kung ano meron dito. Tara, samahan nyo ako, guys. Bali, may nakilala tayo dito ng konti. Ang mga pala si Nathan, ikaw si Leia. Si Leia and si Miss Maan. Si Miss Maan. From Bulacan pa kayo, gali? Yes, Bulacan. Okay, guys, so they travel from Bulacan, pumunta rito sa Manila para makapunta lang dito sa Port Santiago, guys. So, baka meron kayong mga gustong shoutout ang mga Martes nyo na kapitbahay, something like that. Ay, sa kapatid ko si Glenn, tsaka si Melody. Ayun, guys. Martes yan din. Hi. Okay, shoutout. Subscribe nyo sa channel niya. Anong ano? The Explorers. Hi! Alright, so guys, ayun. Papasok na tayo dito pagkatapos natin lang kausapin at dito yung test. Bye, guys. Thank you so much. So, pasok tayo dito, guys, sa loob. Tamang kwento lang tayo, guys, no? But it's awesome, guys. Hi. Okay, guys, so ito pala yung loob nito. So, it's my first time nakapasok dito, guys. So, ito ang loob ng Port Santiago. Hindi ko masyadong kabisado, pero tingnan natin, di ba? Kasi yung, alam ko meron ditong tunnel, eh. Na underground tunnel. Hindi ko lang alam kung saan yung underground, guys. Plaza de Armas. So, ayan, guys. Ikot lang tayo ng ikot dito, guys, para malaman natin kung anong meron dito. Okay, guys, so tuloy-tuloy po yung lakad natin. Ayan, anong meron dito sa gilid. Gusto kong pasukin yung mga to, eh. Kung ano meron dito. Subukan natin pumasok dito, guys. Ayan. Oops. Damba ng Rizal sa Port Santiago. Ang ladrillong guho ay bahagi ng isa sa pinakamatandang gusali sa Port Santiago. Itinayo, ha? Itinayo bilang kwartel para sa mga sundalong Espanyol 1573. Dito kinulong si Jose Rizal November no atres ng Nobyembre 29 Disyembre 1896 bago ang pagbaril sa kanya sa Bagong Bayan. So ayan, guys. Puntahan natin, guys. So pasukin natin. Hagad na hagad na po tayo. So ayan, guys, so tingnan natin pumasok dito kasi parang dito yata kinulong si Dr. Jose Rizal dati. So tanong din natin sa security guard kung ano nga ba meron dito, guys. Subukan natin. Parang kailangan pa mag-register, guys, bago pumasok. So nagre-register pa sila. Ayan, guys. So they're trying to register first bago pumasok.
Okay guys, so nanggaling ako guys doon guys, sa ilalim, kung saan ikinulong si Dr. Jose Rizal. Sa kasamaan pala guys, hindi pwede yung video sa loob kasi baka madamage yung mga items na nandun. Pero picture na walang flash, pwede. So meron naman akong kuha kanina, so ilalagay ko na lang sa videos. Okay, so eto tayo sa may eto. So still walking here. Tingnan natin guys kung saan naman dadalhin ang mga paa natin. Tuloy-tuloy po yung adventure natin ngayon guys. So masayang adventure guys. Tingnan natin guys kung ano pa yung pwede nating puntahan dito. Guys, ito na yata yung dungeons na sinasabi nila. So tingnan natin guys anong meron dito. Right, so guys, yun na, napakaraming ano dito eh, mga bisita ng taga ibang bansa, kaya napapa-English tayo ng konti, pero okay lang yan. So guys, sa Baluarte de Santa Barbara, yan guys. So first constructed sa wooden platform at the mouth of the Pasig River. So yan, kayo nang bahalang bumasa. Yan guys, so yung mga ano natin, pasuot ng sinaunang ano, uniforme. Okay guys, so bali pasok tayo dito sa ano, sa Baluarte de Santa Barbara. Tara guys. Okay guys, so bali pasok tayo dito guys. So strictly no smoking guys. Pagbungad mo pa lang dito guys sa loob, makikita mo na ang maraming paintings. Kuya guys, so ito lahat guys yung mga ano, mga miniature ng iba't ibang attraction dito sa Fort Santiago sa may Intramuros. So ito na yun guys, ang sinasabi nila kanina. Ito yung loob guys mismo. Ayan. Hindi ako masyadong nag-iingay kasi hindi kailangan mag-iingay kasi nga yung atmosphere guys. So matahimik yung atmosphere, kaya tahimik din po tayo. So ito lang yung makikita nyo dito sa loob, which is pero napakaganda guys. Parang mafe-feel mo yung ano, may something talaga. Maganda yung lugar guys. Hindi ko alam saan sila kaling, pero may daan dito guys eh. Ayun guys, oh, may daan sa taas, so akit tayo dun guys. Tara guys, oh, akit tayo dito guys, oh. Kung ano meron dito guys, tuklasin natin. Ayan, so pasok tayo dito guys. Ayan, diba? So e dito mo yung malami ko. Tita Loy, alis ka. So ayan guys, meron dito ang ano. Hindi ko alam kung anong tawag dyan guys eh. Transformer yata yan guys. Ayan guys, oh, Philippine Eagle Lego Robot. Lee Magpili. Do not touch the Lego display. So huwag na natin hawakan. Ayan guys. Tapos meron din dito guys na ano, jeepney. Ayan. So Philippine jeepney. Diyan ako tumaas kanina sa hangga na yan. Ito naman tayo sa left side. Ah, dito pala guys, oh. May mga ano, iba-iba dito muna ano, mga pasyalan guys. So ito naman yung ano,
Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa ano niya, pero ang ganda eh. Makikita niyo yan, guys. So at least guys, buti na lang guys, pinayagan tayo mag-video nung ano, nung gwardiya kanina. Ang mga Lego, Philippine Lego yata ito. Way modernized education. So ayan. Ayan guys, hindi ko masyadong kabisado talaga, pero maganda rito guys sa loob. So actually guys, mag-isa na lang ako dito sa loob guys. Ayan. Ang tahimik guys ng atmosphere. Yun. Kung gabi siguro ako pupunta rito, baka hindi ako hindi ako mapali. So ayan guys. Ayun guys. So ito yung labas. Ito yung labas guys. So ewan ko guys ha, may mga lusutan kasi, may mga iba't ibang daan din kung saan. Tapos ayun guys, may mga tao din doon sa kabila. So ayun, ikot lang tayo na ikot dito, pero tignan natin kung pwedeng dumaan doon, kung ano meron doon. Kasi may iba't ibang lagusan guys eh, tignan nyo guys oh. May iba'y lagusan dito. Dungeons nga guys, dungeons. Ayan guys. So kung makikita nyo guys ha, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan guys oh. May mga lagusan dyan sa ilalim, pero gusto kong pumasok dyan eh. Pero ang tanong, paano makapasok dyan guys? Isa lang ang sagot. Kailangan kong bumalik doon, kasi sabi ng gwardiya kanina, pwede rin pumasok sa loob. Tingnan natin kung makapasok tayo. Ayan. Punong-puno guys ng adventure yung lakad natin. Sana guys, nag-i-enjoy po kayo sa ating video. Sa mga subscriber ko guys na hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po kayo and hit nyo po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko. So, gaya ng sinabi ko kanina, bababa po tayo dyan. Lalabas tayo ng konti, tapos papasok naman tayo sa loob, sa dungeons. So, tara guys. Mga guys, so bababa na po tayo dito. Ayan guys, ayan. So, ayan guys. So, ito nyo naman ang pader. Makinis yung pader dito guys, ha. Pero siguro, ano na lang to guys, replica na lang to mga ganito. So, meron din ano, ayan. Gaya nyan, mga ano rin yan, mga masyal. Kaway-kaway naman tayo dyan. Hello. Meron kayong gustong shoutout, sir. Wala raw. So, nahiya sila. So, dito tayo guys, sa kabila. Mga madams. Ay, mga madams. Baka meron kayong gustong shoutout, guys. Wala. Wala raw sila ng shoutout. Kasi mahihayin sila. Subscribe nyo na lang ako sa channel ko, guys. The Explorero TV. Right. So, The Explorero TV. So guys, dito tayo lalabas tayo konti, tapos papasok tayo sa dungeons. Ito guys oh, welcome the dungeons of Port Santiago. So pasok tayo dito guys. Gaya na sabi ko kanina, bababa tayo dito guys sa dungeons. Pasokin natin ang dungeons guys, kasi it's my first time na papasok dito guys. Ayan guys. Wait for the security to give permission before entering dungeons. Pero okay naman, ayan, permission na tayo. So medyo maliit yung gate, kaya papasok ka. Do you want to go in? Are you allowed to go in? No. It says no. No, it's the security guard says oh, it's okay. There you go. Alright. So, yeah. So yeah, pasok tayo dito guys, kahit maliit lang. Go on, go. That's the only entrance in here. Yeah, that's the only entrance, man. You have to go inside. You don't want to be tall in that time. Yeah. So, yeah. Where are you from, man? Australia. Australia. Do you have any shout outs? Do you want to shout out? Shout out to Australia, everyone. Everyone in Australia, shout out. Yeah. That's nice. So, the Explorero TV. Explorero? DA tapos Explorero TV. Oh, sige. Subscribe lang po. So, ayan po. May mga kasabog po ako dito na gumagala sa loob. So, guys, hindi ko opisado yung history dito, guys. Napapasubo tayo. Okay na po dito, guys, sa dungeon, guys. Nakapasok dito. Medyo, kung gabi po kayo papasok, medyo creepy konti, pero okay naman. Natural na dito sa dungeon, guys. So, ayan. Asa na tayo? May ilaw naman dito guys. So pasok tayo dito guys sa kabila. Ito. Yan, pasokin natin. Alright, so there we go. Medyo guys, medyo mababa yung pinto ng dungeons dito. Kaya, ayan. Kaya yung mga mamamasyal dito. Taga saan po kayo, mga malilis?
Ako taga Nueva Ecija. Ano Nueva Ecija? Oo. Pati po sila. Oh, shout out sa taga Nueva Ecija, Cabanatuan City. Ayun, taga Nueva Ecija. Please like and subscribe. Yeah. Nakakatawa guys, no? Sila na mismo nag-invite. So mga taga Nueva Ecija sila guys, nakakarating pa sila ng Manila to visit here in Fort Santiago, Intramuros. Ring the bell! So ayan guys, anong tawag nito? Guardia Civil ba? O Guardia Hapon, para ako nakapunta eh. So ayan, nakakatakot kasi isipin mo guys, sa lugar na to, ayan dito nakakulong o ayan, kinukulong yung mga Pilipino nung panahon ng Hapon. Parang panahon din yata ng Espanyol eh, ginagamit na yata ito. Hindi ko masyadong kabisado guys ang history, kaya ako guys, kahit hindi ko masyadong kabisado ang history guys, at least guys, pinag-aaralan ko mabuti. Ay naaral ko yung mga history na ganyan. Interesado ako guys eh. Yung guys, yung dungeons guys, ayan guys. Maraming pumapasok dito guys na mga visitors. Medyo mababa talaga yung pader guys. Hi! Hi! Ayan. How are you? There's a lot of students here. Come on. Marami pa lang mga estudyante dito. Hi. Hi, hi, hi. Subscribe to Explorero TV. Hello. Okay, so maraming mga estudyante. Ha? Huh? Yeah, na Explorero TV. Na Explorero? D-A-Tapos. Shout out po kay Jerry Pogi. Shout out po. Napaka-pogi ni Ashley. Ano po, ano po? Na Explorero TV. D-A-Tapos Explorero TV. Hello. Subscribe nyo ka. Ano po yan? The Explorero TV. The Explorero TV. Guys, hindi ako makalabas guys kasi na-trap. Maraming estudyante guys. Hi, 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 hi. Subscribe nyo ka, The Explorero TV. Hi po. We are from TNHS. Ayan guys, ang dami pala nila, sila yung nakapila kanina eh. Hi. Hi, hi, hi. Nakapasok sila na. Guys, so medyo na-trap tayo dito sa loob kasi ang dami kong kasalubong, guys. Okay. Subscribe, subscribe, subscribe! Ang dami po pala dun. Parang hindi yata sila naubos, ah. Right. Okay, so dito lang tayo dumaan sa kabila. Baka bilaan dito. Ayan guys, so kita nyo guys, dito pinapahirapan yung mga bilanggo nung araw. Prisoner of War. Hi guys! Hi guys! Hi Kuya! Hi! Hi Kuya! Please subscribe to my YouTube channel, The Explorero TV guys! Hi! Right, ang dami pala nila. Tingin po sa akin. Hi! 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 Ang dami pala nila. Sila yung nakapila kanina guys eh. Ayan. Hello po! Hi! 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 Ang dami nila. So ayan. Siguro kahulihan na lang akong lalabas dito guys kasi madami pa sila. Hi, hi, hi. Hi guys. Hi. 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 Masyado nilang siniseryoso ang pag-aaral talaga. Aaral kayo mabuti. Shoutout! Yan, karoon kayo mabuti. Shoutout! Sa buong makikita na. The Explorero TV! Alam ko si Kanak mo na nag-aaral. Ano, multo na ba ako dito? Pag-aaral kayo mabuti, guys! And The Explorero TV, please subscribe! Shoutout! Anong school kayo? Partida po. Partida National High School. PNHS. Okay guys, shoutout nga pala sa Partida National High School! Aral kayo mabuti guys, aral kayo mabuti. Kayo pag-asa ng bansang Pilipinas. Alright, so ayan, tuloy-tuloy po yung ano, marami ang kasalubong eh. Dami pala sila, ilang kayo na, ang dami nyo ah? Naka-50 po. Ah, sobra 50. Okay, so ayan. Init ah. Okay, hindi po tayo ano. Hi! Kaway-kaway naman tayo dyan, guys. Yan. Please subscribe to my channel, guys, ha? The Explorero TV. The Explorero TV, guys. Please subscribe. Ano, mag-vlog ka rin? The Explorero TV, guys. Please subscribe to my channel. Hi, hi.
Ay, ang dami pala nila. Right. Okay. Uy, ang hirap naman nito. I think it's so good. So okay guys, bali susunod na lang tayo sa kanila kasi naiinit na ako dito sa loob. Apo. Please subscribe to my channel guys, The Explorero TV. Okay, abangan mo ito. Guys, so ayan, pumila na lang din ako sa kanila kasi ang init na rito sa loob. So very, very happy Philippines. Alright. So exit na po tayo, exits. Ay, sa wakas. Guys, hanggang na po tayo. Dali, medyo masikip po yung daan. Lano po pala yung pakiramdam guys pag nakakulong pa sa loob. Ang hirap pala maging ano, prisoner of war. Diyos ko. Okay guys, so bali nakalabas na po ako ng dungeon. Napakainit po doon. Uwi na ako. Ang init. Shoutout nga pala sa ano, sa school ng PNHS. Oh, yun. Hey, what's up? Ano, The Explorero TV. The Explorero TV. Ah, ito pala yung mga teachers nga pala, oh. Mga teachers kayo, ma'am. Sila yung teachers ng PNHS. Ano po yung ibig sabihin nun? Partida National High School. So guys, shoutout nga pala guys sa Partida National High School! Ay, mga madams, kayo subscribe sa YouTube channel, The Explorero TV po. The Explorero TV. DA tapos Explorero TV. Ano po channel niya? The Explorero TV. Wow. Hanapin na, mag-shoutout kayo. Mga meron akong gusto ko shoutout. Shoutout po siya, napapogi ko talaga. Napapa na rating mo. Size. Okay, napaka-jolly po ng mga teacher ng Partida National High School. This is my first time na ano ko sila, nakilala ko sila. So, ayun. Ano mga madams? Paalam na po at kami pumunta mo po. Ayun, mag-aral kayo mabuti guys. Napakasipag na ninyong mga guro. Ayun guys, so alis na po ako. Napagod na ako. Ayun guys. So, ayun. Sinubscribe nila yung YouTube channel ko, The Explorero TV, kaso hindi ko sila nabigyan ng sticker kasi naubusan ako kanina. Kaya kinakailangan guys, kinakailangan ano, magpa-print ng maraming sticker sa sunod na lakad ko. Right, so may dungeons pa kaya dito. So guys, kung saan-saan ako pumapasok dito guys, hindi ko naman talaga ito kabisado, pero sige na lang, mas maganda nga yun guys eh. Mag-a-adventure ka nang hindi mo kabisado yung lugar. So, Postiho. Ayaw ko. Anong basa dyan? Postiho de la Nuestra Señora Soledad. Alright, so dito naman tayo. Ay, si ate. Tsaka pala naman yung ate. So doon sila dumakas. Sige te, ingat mo kayo. Ayan guys. So eto na guys, ang labas ko. Ay, nandito na ako sa may tabing dagat. Port Santiago nga, kasi malapit sa dagat pa guys. So ayan. Refreshing dito guys. Ito guys oh. Ito yung likod guys ng Port Santiago. Dagat na. So, titik tayo ng magandang videos dito and photos. And please watch guys. Guys, so bali pabalik na tayo doon. Galing tayo dito sa likod. Stressful na po tayo, guys. Sobrang haggard na po natin. Sayang po yung gluta, guys. Ano ba 'yan? Okay naman tayo diyan, mga brad. Ayun. Abadon. Abadon Abis. Shoutout para sa iyo, Abadon Abis. Yan. So, yan. Uwi na ako, guys. Kasi medyo oras na rin para umuwi. Magluluto pa ako ng hapunan, adobong manok, saka sinigang. So, ayun, sarap na.
Ayun, kumakain din pala sila ng mga sinigang. So, ayan. Nasaan? Adobo. And sinigang, bangus. Sinigang, yeah. Sinigang baboy. Tama guys, nakalain mo nga naman guys, kahit mga ano, yung sa ibang lahi, ibang bansa. Gustong gusto yung sinigang guys, sa mga adobo natin. I am proud to be Pinoy nga, sabi nga nila. Saka meron dito? Guys, ngayon, pumunta naman ako dito. After this, uwi na tayo. So, sa lahat ng estudyante ng PNHS, sana i-subscribe nyo yung aking YouTube channel. Road to 1,000 na po ako. So, supportahan nyo po. Kayo na po yung bahala. Shoutout sa inyo lahat. See you, guys. See you. Ang sunod na makapunta ako dyan, so siguro magbibigay ako ng sticker. Alright, so we are here at the top of, nandito tayo sa taas ng Port Santiago guys. Nakapagod pero ayos. Alright, so yun. Siguro guys, ano na tayo? Adjourned. Okay guys, so bali dito na po nagtatapos yung ating vlog for today. Sa lahat po na aking mga subscribers, please, salamat po sa mga nag-subscribe. And sa mga hindi po nag-subscribe guys, please subscribe and hit na notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos na ina-upload ko guys. Dito lang yan guys sa The Explorero TV. Okay guys, so bali sa mga subscriber ko po guys, shoutout po sa inyo lahat guys. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe na po kayo and pahit na lang po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ina-upload ko guys. So sa mga nakilala ko kanina at nakasama, nakatawanan dito sa paglalakbay ko sa Intramuros, so shoutout po sa inyo lahat. Hindi ko po kaya kayong isa-isahin kasi napakarami nyo po. Pero ayun nga, shoutout nga po pala sa PNHS National High School. So ayun guys, shoutout sa inyo lahat guys. Please subscribe to my channel. See you guys on my next vlog.